Hello guys, welcome to MY Vlog. Ngayon, malalaman natin tungkol sa halamang pansit-pansitan. Maraming benepisyo ang halamang pansit-pansitan. Matatagpuan lang ito sa inyong lugar. Nasa paligid lang ng inyong bahay. Atin panuurin ang bedyong ito. Magandang buhay mga kaibigan! Welcome to Home Food Garden Channel. In this video, ibabahagi ko sa inyo ang benefits ng halamang Peperomia pilosida or commonly known as pansit-pansitan. Ang pansit-pansitan ay mayroong maraming pangalan, so nakadepende sa lugar at matagal na itong ginagamit bilang gamot sa iba't ibang karamdaman at hindi lang dito sa ating bansa. Ito ay ginagamit sa buong mundo. Ang pansit-pansitan ay isa sa 10 halamang gamot na aprobado sa Food and Drug Administration at recommended sa Department of Health. Ang pansit-pansitan ay nagmula pa sa Tropical Central and South America at ngayon naman ay kumalat na sa iba't ibang panig ng mundo. At tungkol naman sa itsura ng pansit-pansitan, so ito ay makintab ang dahon, so kaya siya tinatawag sa Bisaya na sinaw-sinaw dahil makintab ang dahon at heart shape ang dahon. At ang kulay naman ng stem ay kulay green at meron siyang parang antenna na may mga maliliit na buto na once mag-mature ang buto ay nagiging brown. So yun yung pwedeng itanim or kapag nahulog sa lupa ay pusa siyang tumutubo at dumarami. Ang pansit-pansitan ay kung saan-saan lang tumutubo, especially sa mga moist or mamasa-masa na lupa or sa mga panahon na tag-ulan, so doon sila kalat at mabilis dumarami. So ngayon, proceed naman tayo kung paano ginagamit ang pansit-pansitan. So number one, pwede siya gawing tea or tsaa, so pwedeng ilaga. Pwede ring direktang haluan ng mainit na tubig. Pangalawa, pwede siya gawing salad dahil ang pansit-pansitan ay pwedeng i-consume na luto, tuyo, or fresh. So pwede siyang haluan ng mga sibuyas, kamatis, cucumber, at pwede siyang haluan ng kalamansi, vinegar, mayonnaise, or kung anong meron ka na makadagdag ng health benefits sa pansit-pansitan. 3. Pwede siyang dikdikin at inumin ang katas. Sa ganitong paraan ay makukonsume na fresh at intact ang benefits, especially sa mga severe ang sakit. Number 4. Ang pansit-pansitan ay pwede nating gawing powder. So, ang ginagawa dito is pwede siyang ipatuyo ang dahon. Pwede isama ang stem, ang ugat. So, bago siya ibilad sa araw, dapat hugasan siya ng maigi. And then, once natuyong-tuyo na, pwede siyang dikdikin or i-blender. And then, ilagay lang din sa lagayan na mayroong takip. And then, once na kakailanganin mo, ay meron kang magagamit anytime. Number 5, pwede siya gawing ulam. So, pwede siyang ipanghalo sa mga karne or pwede siyang stir fry. Pwede din siyang haluan ng kahit itlog, sardinas, at pwede din siyang i-blanch. And then, haluan lang ng sauce. Pwede siya lagyan ng mga pag-uong or mga sibuyas.
kamatis. So, maraming pwedeng gawin kahit haluan lang ng vinegar or itlog na maalat. So, masarap ang pansit-pansitan gawing ulam. Sa ngayon ay proceed naman tayo sa laman or sa kakayanan ng pansit-pansitan. Number 1, meron itong analgesic or anti-inflammatory properties. So, ito yung nakakatulong makagamot sa mga inflammation, pamamaga, or pananakit ng mga joint ng katawan, or maihantulad ito sa aspirin or sa kakayanan ng aspirin. Number 2, meron din itong antioxidant. So, ito yung nakakatulong para maiwasan ang premature aging at nakakatulong din ito para maiwasan ang damage na dala ng free radicals. So, ito yung mga nakukuha natin sa ating paligid, pwedeng sa intake or pwede ding sa pollution, sa mga chemicals. So, ang free radical damage ay pwedeng mag-cause ng sakit or mga malalang sakit like cancer. Number 3, meron din itong anti-arthritic. So, ito yung nakakatulong makarelieve or makareduce, makagamot sa mga arthritis or merong mga rayuma, mga joint pain or sa mga problema sa gout. Number 4, meron din itong antibacterial properties. So, ito yung nakakatulong makagamot sa mga sakit na dulot ng bakterya. Number 5, meron din itong anti-cancer properties. So, dahil mataas ito sa antioxidant, nakakatulong ito para maiwasan ang free radical damage na dahilan ng cancer. Number 6, meron din itong uric acid reduction in body and blood. So, ito yung nakakatulong makagamot sa problema sa uric acid sa katawan or sa dugo. Number 7, meron din itong antidepressant properties. So, ito yung nakakatulong para makarelieve, makareduce, or makagamot sa mga anxiety, depress, stress. 8, meron din itong Ayurvedic character. So, ito yung pinakamatagal or pinaka-oldest holistic healing para mag-balance ng whole body, mind, spirit, or para sa overall wellness. Sa ngayon ay proceed naman tayo sa most common na ginagamot gamit ang pansit-pansitan. Number 1, gout. 2, rayuma or mga joint pain. 3, renal disorders or urinary tract infection or UTI. 4, fatigue or pananakit ng katawan. 5, pananakit ng ulo. 6, pananakit ng tiyan. 7, nakakatulong din ito makagamot sa pigsa. 8, nakakatulong din ito makagamot sa lagnat. 9, nakakatulong din ito makagamot sa sugat. 10, pwede din itong igamot sa mga ubo. 11, nakakatulong din ito makagamot sa sipon. 12, maganda din ito sa balat at nakakatulong ito makatanggal ng acne. 13, nakakatulong din ito makagamot sa mga iba't ibang sakit sa balat. 14, nakakatulong din ito makagamot sa kabag. 15, nakakatulong din ito makagamot sa pamamaga. 16, nakakatulong din ito makagamot sa problema sa mata or sa mga eye inflammation. 17,
Nakakatulong din ito makagamot sa sore throat, 18. Nakakatulong din ito makareduce, makarelieve ng diarrhea, 19. Nakakatulong din ito magbalance or makareduce ng high blood pressure, 20. Nakakatulong din ito makatanggal ng pimples, 21. Nakakatulong din ito makarelieve or makagamot sa mental disorders. At marami pang mga sakit na ginagamot or nagagamot ng pansit-pansitan. Ngunit ito ay base lamang sa aking experience, research, and opinion. So, mahalaga pa rin ang pagkonsulta sa mga well-trained na mga herbalist or sa doktor or sa mga medical experts. At lagi nating tatandaan na hindi natin pwedeng iasa ang ating kalusugan sa mga gamot. Mahalaga pa rin ang balanse. So, mahalaga pa rin ang pag-exercise, tamang diet, at positive outlook. So, ayan lang for now. Sana kahit papano ang video na ito ay makapagbigay sa inyo ng idea at makatulong sa inyo. At sana ma-inspire kayo magtanim ng mga herbal, gulay, kahit sa maliliit nating space. At sana marami pa sa atin ang mag-participate sa reduce, reuse, recycle para makatulong tayo sa Mother Earth. So, ayan lang for now. Sa mga may tanong, request, suggestion or correction, just comment down below. At sa mga interested sa ganitong topic or content, please consider subscribing or follow my Facebook page. Maraming salamat sa panunood and God bless us all.